Yeah, the Filipino thing. Actually, hindi siya sadya. Unconsciously lang na nalagay ko siya sa harap. Ang name ng ating game ay Papapahit o Jojowain Challenge. Jojowain. He's very, like, very warm. Yun, very warm. Tutropahin. Kasi super, ano siya, goofy. Ang kulit niya sa set. Si Kim Soo-na kasi yung first actor na nakapalitan ko ng lines. Kahit na nag 3 NGs ako, I mean, okay lang daw yun. I mean, sinicheer up niya ako, so. What's up, Pushmates? Welcome to another fun and exciting episode of Pushbets Live. I am Gary. Proud moment ito ngayon sa atin dahil isang Pinay ang nakasama sa hit Korean Netflix series na All of Us Are Dead. Let us all welcome Noreen Joyce Guerra. Hello, Noreen! Welcome to Push Pets Live! Yes, hello, everyone! I'm Joyce. Yes! Hi, Noreen! Bago ang lahat, nag-trending yung screenshots nung eksena mo sa All of Us Are Dead na nakalagay yung backpack sa harap. Maraming nakarelate na Pilipino doon. Yung mga comments nga ay malalaman mo daw talaga na Pinoy siya dahil sa pagdala ng bag. Ang tanong, was it deliberate? Sadya ba yun? Actually, hindi siya sadya. Unconsciously lang na nalagay ko siya sa harap. Oh! Yeah, so, the Filipino thing. Yeah! Okay, but before natin pag-usapan ng iyong experience ng mga katrabaho, ng stars ng All of Us Are Dead, gusto ka muna namin mas makilala. So, gaano ka na ba katagal sa South Korea? Kwentuhan mo naman kami, paano ka nagsimula doon? Yes, actually, I've been living in Korea for 6 years and firstly, I came here as a student. And after my degree, I started working and now I'm doing acting on the side. Ayun na nga, balita rin namin that you already appeared in several K-drama projects. You know, it's a dream for many to appear sa K-drama, di ba? At the same time, makatabaw yung mga iniidolo nilang artista. Paano ba yung naging journey mo? Paano ka nagsimula do sa pag-a-acting mo or doon sa papag-i-extra mo sa mga K-drama series and films? Yes, back in the Philippines actually, I was a volunteer at the Korean Cultural Center. So from there, I met a lot of people from the industry. And when I came to Korea, I got to reconnect with them. And they introduced me to several part-time jobs related to the industry. And while doing that, I met producers and directors. So they told me to try on-cam gigs. So yeah, I tried it and right now I'm still doing it. Naka-dream come true yan, Noreen, ang karamihan, di ba? Talagang, wow! Ikaw ba naman makasama mo yung mga Korean stars, di ba, sa K-drama or sa movie? And we also heard na full-time work mo talaga sa Korea ay sa isang financial firm. Is that correct? Yes, I'm actually working as a manager sa isang financial technology company here in Korea. Well, you're so busy. Paano mo naisisingit yung acting mo sa mga K-drama series? Basically, yes. I do my full-time job during the weekdays and I do acting and filming on the side during weekends normally or holidays. I mean, yeah, pastime talaga siya. Wow. Dahil K-drama is life, kailan naman nag-start ang love mo for K-drama? Back in the Philippines, I was actually a drama fan. So I watched this drama Dream High. So because of that drama, I actually dreamed of coming to Korea. So ayun, dahil sa drama na yun, nandito ako. Doon nagsimula lahat, di ba? Parang na-inspire ka. Tapos ito na, you're living the dream. And throughout your journey, ano yung pinaka-memorable mong K-drama na sinalihan? Oh, memorable siguro like The True Beauty. Ito nga, All of Us Are Dead kasi because of those drama, doon ako nakilala. And of course, yung first appearance ko sa K-drama, which is The Smile Has Left Your Eyes, since hindi pa ako marunong mag-Korean that time. And most of my roles actually are Korean, so I have to blend with Korean people. And actually, a lot. I do love doing like
extra thing because I get to meet my favorite actors on the set. Diba? So yun yan. At syempre, speaking of, marami ka na rin talagang Korean stars na nakatrabaho. Sino naman doon yung pinaka hindi mo makakalimutan and why? Oh, hindi ko makalimutan siguro like my favorite actresses like Moon Ga-young and Soyeon Jin, because even back in the Philippines, I was a fan of them. And yun nga, sa drama na Dream High, na because of that drama, na napunta ko dito sa Korea. So, yung ibang actors doon sa drama na yun, I met personally through being sa mga K-dramas nila like Kim Soo-yeon, Ok Taek-yeon. Yes, sila actually na-meet ko na. Wow. And of course, kanina nabanggit mo na rin, di ba, na parang may experience ka yung first K-drama mo na syempre hindi ka pa sanay nun mag-Korean and all that. Working with Koreans, iba yung language, culture. What can you say of the experience? Paano yung naging adjustments mo? Oh yeah, as I said nga earlier, my roles are all Korean, so I have to blend with them. And I have to speak Korean sa set. Kahit yung mga dialogues ko, if ever meron, in Korean lahat. So, yun nga, language yung pinaka mahirap na part para sa akin. And secondly, siguro, ano lang, fun-fun lang kasi, yung attitude ko kasi fun-fun lang, so in-enjoy ko na lang lahat. Outside naman, kunyari, kung hindi kayo umaarte, kasama mo yung mga artista backstage, ano bang medium ang gamit ninyo? Do you speak in English or kailangan na mag-Korean ka na rin talaga? For me, Korean talaga yung medium ko kasi nga Korean. Kahit na hindi kasi alam ng staff or ng production na foreigner ako. Oh. So, as a Korean talaga ako pinilagay doon. Oh, talagang ano na, pagdating mo pa lang sa set, Koreana ka. Ganon. Yun ang ano mo, ang truth or reality there. At ito na nga, napasama ka sa pinag-uusapang Netflix series na All of Us Are Dead. How was the whole experience nung nagtataping kayo? We actually filmed it like 2 years ago back in 2020. So it was summer and it was very hot, like 35 degrees Celsius. And we were wearing winter uniforms. So lahat kami pawis na pawis nga. So, maybe yun yung nga yung reason ko bakit ko nalagay yung bag ko sa harap. And yeah, since yung mga kasama namin are mostly high school students, ayun lang, fun, very light environment. Ayun, parang nag field trip. Siyempre, ang well-loved ng mga bida nito ay sina, di ba, sina Park Ji-woo, Yoon Chan-young, Choi Ji-hoon, Domon, at marami pang iba. Kamusta sila katrabaho? Oh, very, ano sila, very tutok sa, ano nila, sa eksena. And during breaks naman, ayun, nag-goofy around din naman sila. Kaya, as in, very, very light. At kanina nga, di ba napag-usapan natin yung backpack scene na nag-trending? What was your reaction nung marami ang naka-recognize na may Pinay pala sa cast? First reaction, actually, natawa ako. Kasi hindi ko na-expect na ma-identify ako ng mga tao kasi nga Korean. Korean yung role ko doon. So, natawa ako and at the same time, thankful kasi nga, ayun, na-recognize ako. Ayun. At start pa lang yan, di ba? Sana magmalay natin, magtuloy-tuloy na talaga. Ano yung pinaka-memorable moment mo while doing this series? Memorable moment siguro is yung super aga naming gumising. Like, the call time was 2 a.m. or 3 a.m. Oh, in the morning because we have to travel 4 hours away from Seoul to get to the school, yung location, yung Hyosan High School. So it was like in the south of Korea. So yun yung pinaka-memorable all throughout kasi we have to wake up every day. How long did you tape this? Yung experience mo? I just did like 4 times. But for the whole cast, it was around 8 months. Pero yung production, it took two
2 years. Yeah, ayun nga, ang dami na nagulat dyan, di ba, nung nalaman nila na, 2 years ago pa pala yun. Pero the timing is just right dahil talagang minahal ng mga tao ang all of us are dead. Another bucket list check ang mapasama sa ganito. As I've said kanina, marami yung katulad mo na pangarap din na makatabaw yung mga iniidolo nila. Ano ang tips or advice na pwede mong i-share sa kanila? Tips siguro, if you want to really come to Korea to do this background acting thing, be prepared financially kasi hindi niya makakover yung expenses mo in living here in Korea. So you have to have a full-time job or a backup finances to back up your stay here. And of course, you have to learn the language. Yeah. Language is a very important thing in order to work here in Korea. Ayun. So, keep that in mind, guys. So, mga gusto din sumabak. And of course, go to Korea. Ayan ang mga tips ni Noreen. Take it from her, diba? Thank you so much, Noreen, for sharing your stories with us. Pero hindi pa dyan natatapos ang ating kwentuhan dahil may inihanda kaming fun game para sa'yo. Ang name ng ating game ay Totopahin o Jojowain Challenge. Hello. Mga babanggitin kaming names ng Filipino celebrities and K-drama opas and sasabihin mo lang kung jojowain mo sila o totopahin. So, are you ready? Ready. Ready, love that. Number one, Namjoo-yuk. Oh, Namjoo-yuk. Totopahin. Totopahin. Why? Ano yung nakita mong ano sa kanya? Kasi mas bata siya sa akin. Okay. Eto naman, next. Song Kang. Song Kang. Song Kang. Totopahin. Kasi super, ano siya, goofy. Ang kulit niya sa set. Party! Oh! Yes. So, ayun, goofy siya pala in real life. Eto naman, Shan Young Yun. Oh! Ang bata kasi. Pero napaisip ka. Tutropahin. Bakit? Ang bata kasi. Nga eh, bata pa siya. Di ba pinanggaling umarte? True. Ang tanong dyan actually no din eh, kung unang-una, kung may season 2, at ang pangalawa, kung buhay ba si Chong San sa season 2. Actually, wala kaming idea kung may season 2 kasi hindi pa naman nagsasabi ang production. And yung nakikita lang namin kasi sa script, yun lang yung, yung nakikita namin. So, hindi namin alam kung buhay nga siya or may season 2, di ba? Yeah. We can only hope for, di ba, na masok na very successfully itong show. Okay, next, number 4. Jung Hae-in. Oh, jojowain. Why? Oh, he's very, like, very kind. Mm. And very, ano ba, very attentive sa kahit sa ibang tao. Very warm. Yun, very warm. Ay, nako, so cute. Eto naman, number 5. Kim Son-ho. Oh, jojowain, of course. Bakit? Bakit jojowain si Kim Son-ho? Si Kim Son-ho kasi yung first actor na nakapalitan ko ng lines. So, kahit na nag-3 NGs ako, I mean, 3 not good. I mean, iniano pa din niya ako na okay lang daw yun. I mean, chini-cheer up niya ako. So, of course, jojowain. That's very memorable, di ba? Kung ito yung artista na first time mong nakabatuhan ng lines. Oh, but that's so nice that you have such a good memory with him, di ba? Ang daming umiidolo dyan eh, lalo na dito sa Pilipinas. Okay, next. Ito, let's go. Filipino naman, Daniel Padilla. Oh, trotropahin. Kasi taken na siya eh. Taken na siya. Okay, next naman. Number 7, Enrique Hill. Oh, fun pa naman ako ni Enrique. Totropahin. I will remain as a fan. Okay,
Okay, number 8, James Reid. Oh, ang hirap. Oh, Judge White. Okay, bakit Judge White si James Reid? Kasi ano, galing din siya sa Science High School nung high school. Science High School din. Oh, okay. So, ano, kumbaga, meron kayong common denominator na nakaka-relate ka sa kanya. Yeah. Ayan na. Number 9, Paolo Avellino. Trotropahin. Bakit? Oh, actually, wala lang. Yung image niya, parang pang-tropa. Pang-friend, ayan. Friends, barkada, di ba? Parang masarap yes. Yung barkada, ganyan. Mm-hmm. Number 10, finally, Joshua Garcia. Oh, jojowain, of course. Jojowain, bakit? Ang galing niya umarte ng batang yan. As in, super galing. Diba? Talaga mahusay na artista. Well, thank you so much, Noreen, for joining us! Ayun na yun! That's it! Please promote your social media accounts and kung saan ka pa pwedeng abangan ng mga viewers. Guys, please follow my Instagram account, Joyce in Korea, as well as my Facebook page and my YouTube account. As in, all Joyce in Korea lahat. And ayun, watch out for me sa ibang sa mga upcoming Korean dramas. And yes, I just finished up filming a movie. And I will be part of a supporting character sa movie na yun. So hopefully, pag na-release na, I will promote it sa mga social media ko. So ayun, check that out. Ituloy natin ang masayang kwentuhan dahil mapapakinggan na rin sa Spotify, Apple Podcasts, at iba't ibang podcast streaming platforms ang Push Pets Live every Saturday at Push Most Wanted every Monday. Well, that's it, Pushmates! We hope you enjoyed our episode tonight. Stay tuned lang dahil marami pa kaming ihahatid na celebrity ganap sa inyo. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Gary with Noreen, and this is Push Bets Live!